Okay. Pa-bono muna. Mr. Helter Brand. Yes. Tapos na tayo sa business side. Alam mo bakit ko gustong i-share yung business side kay Kirby sa content? Oo, bakit? Gusto ko siya makapagbigay ng inspiration to others. Dahil ako mismo naging-inspired ako sa kanya. Huy! Ang ingay. Yung director namin, maingay. Nagbibilangan. Nagkakabilingan. Ano, binibilangin dyan? Babayad sa lalamog daw. So, Kuya Curbs, honest ako dito sa sinabi ko na isa ka sa nagbigay ng inspiration sa akin dito sa business na to. Dahil sa dami ko na rin naging problema, maganda rin kasi may na-share ka yung problema mo na share mo. Pag sinolo mo kasi, dun dumalabas yung mga tulilin sa akin. Tama, diba? Yeah, that's true, man. Kaya mahalaga may nakakausap. Kaso kami ni Kuya Kirby, nung nagsisimula lang ako, nagsisimula pa ako, kami yung nag-exchange ng mga ideas. Kaya ako bring up yung business dahil marami siyang mabibigay ng inspiration. Dahil alam mo naman natin, maraming mga kilala natin Kuya Kirby ayaw mag-take ng risk. Mm. Diba? Ayaw tumalon. Mm. Diba? So, baka this time around, pag narinig nila yung kung hindi nyo pa napapanood yung content about business kay Kuya Curbs, marami kayong matutunan. Diba? Sana. Alright, so punta na tayo sa basketball mo. Okay. Dito ako, ano? Kuya Curbs. Oo. Sino ang favorite player mo growing up before ka naging PBA player? Kasi syempre tayo. Ano ba ito? PBA, NBA, or kahit sino? Kahit sino, kasi siya yung lahat naman tayo mga basketball player, even you, even me, meron tayong nilook up eh. Yeah. Mm. Oh, so, alam ko yan. Alam ko yung sagot niya. Alam mo yung sagot niya? Yeah. Pero, I'll let him say. So, ikaw na sasagot? Hindi. I'll let him say. Kala ko ikaw eh. Kaya Curbs, sino naging nilook up mo para maging basketball player ka? Siyempre, una si ano, Kevin Garnett. Yep. Kaya nga the kid, di ba? Kaya nga pangalan ng panganay ko, Kevin Garnett. Exactly, alam ko, Kevin. Galing yun. Second, si Danny Ai. Nauna ba si Danny Ai? Nauna yun. Talaga? Nasa college ako, nasa Red Bull siya. Ah, okay. Anong rookie year mo? 2000? Year 2000. Yeah. Ikaw? Sabay. Sabay kami. Sabay kami. Sabay pala kayo. Nag-rookie of the year is si Paolo Mendoza. Oh. Yung year na yun. Danny Ai, Berhel Meneses, Alvin Patrimonio, Danny Siegel. Yan. Daming mong i-look up. Oh, ikaw naman ang tanong. Saan ba tayo? Sino ang favorite teammate mo of all time? Alam ko na yung sagot yan. Favorite teammate? Sino naging favorite teammate mo? Oo, meron lagi kasi tayo. Dalawa eh. Si Romel Aducol. Romel! The general, di ba? Oh, next na interview natin yun. Very thoughtful yan. Sobrang bait yun. Sobrang bait ng tao yan. Saka he will always remind you to fix your eyes on Jesus. Yes. Sa Panginoon, kahit anong mangyari. Pangalawa, teammate. Pagpantay-pantayin ko na kayo. Kasi I like the way you guys do it in practice. Very competitive eh. Porke nandito lang kami? Hindi. Sige, kahit Pure Foods, di ba? Si Ping. Kaya ako gumaling dahil kay Ping. Hard work. Galing tumipensa kasi. Kasi, sa practice, ang gusto kong buabantay saan? Si Ping. Para pagdating sa game, mas madali basketball. Di ba? Kaya ang hirap sa practice. Yeah. Ikaw! Di ba nung ikaw yung bumabantay sa akin? Nung rookie mo? Eh, kaya, no? Hindi, ang hirap. Lagi akong block sa kanya. Ang haba eh. Ang haba. Kaya nga doon nakita ni Coach Ryan na bantayan mo si Danny Siegel eh. Naalala mo yun? Ako nga pala bumantay kay Danny Siegel. Yan. Kaya kami nakalampas ng di ba San Miguel kalaban natin, Danny Siegel. Oh. Kaya natin nalampasan, kaya Alaska yung finals. Siyempre, si si Willie Miller. Yan. Willie Boy. Shout out Willie Boy. Kayong dalawa ni Mark, when I watch you guys in practice sa Ginebra, di ba? Kasi hindi naman ako ginamit ni Coach Shot na isang taon eh. So, pinapanood ko kayo palagi. So, grabe yung competitiveness, di ba? Yeah. Tapos, James Shop din, pare. Di ba? Si James kasi, hindi alam ng mga tao to. Yan ang huling umuwi sa workout.
Laging, yung work ethics ng James. Yung work ethic. Akala nila magaling lang talaga si James. Hindi, masipag si James. Oh, akala mo lang artista lang si James. Oh. Nag-exa pa yun, nag-apply pa yun, natatandaan mo. Pag, ano. Isa pang grabe sa work ethics yan, si Willie Miller. Yeah. Grabe yan, kinakatok ako sa bahay namin yan para mag-shooting kami. Tingnan mo nga yung cock muscle ni Willie. Pati anak ko, iniwasan si Willie. Yung anak ko, iniwasan. Kaya nag-golf na lang eh. Ayaw mag-basketball, sobra sipag mag-shooting ni Willie. Okay, Curb, speaking of James Sharp, napanggil mo na. Siyempre, sinabi mo rin na favorite mo siya. Hindi naman bago to. I mean, nasagot mo na rin sa mga ibang interview mo. Pero pwede mo pa rin sabihin dito, baka kasi may mga iba pang hindi nakakalam. Nagkaroon ka ng issue kay James Sharp nung sinabi mo nung, ako ang tunay na MVP. Mali. Paano ba? Panahon ni ano yun eh. Kami ni Enrico noon eh. Mali ka naman pala Rico eh. Oh, pero si James yung naging MVP noon. Tahimik na lang ako noon. Kasi I learned from Enrico. Yung kay Enrico, I learned my mistake. Na, di ba? Damo, nalito ko lang. Diba? Ako, akala mo kay James. Ako, James hindi yun, hindi yun. Kasi teammate kami ni James noon. Oh. Exactly. Di ba? Yung kay Enrico, yung sa MVP of the conference yun. Eh, syempre, immature pa tayo noon. Parang in-all out mo lahat ng effort mo. Off-season, in-season, you work so hard talaga. Tapos, pagdating sa ending, hindi mo nakuha yung goal mo. So, may frustration. Pero, mali. Why? Eh, pinaghirapan din ni Enrico yun. Diba? Ah, si Enrico mo yun. So, si Enrico, nag-reunion pa kami na Enrico. Okay kami ni Enrico. Kami ni James, nag-date kami 3 weeks ago. 3 weeks ago, nag-date kami ni James. Nakita ko sa social media. Nakita ko sa social media yun. Na, lahat naman yan, immaturity lang yan eh. We grow, we learn from our mistakes. Growing pains. Yes. Saka kasi pa nag-MVP ka, may reward eh. May bonus yun. Alam mo yan. Saka nag-champion din naman tayo. Yeah. Ako, ang MVP. Last ko, sa sarili ko. Ako, MVP! Pero lahat ng, anong team mo nun? Ginebra, of course, hindi ka na malumipas. Alamang. Your puts ka nun. Lahat ng teams. Lahat ng mga coaches. Lahat ng mga fans. Ikaw ang topic. Yung sinabi mo, ako ang MVP. Ako ang tunay na MVP. De, pero alam mo, sa totoo lang, ang laki na natutunan natin doon. Kasi lahat ma-apply mo yun eh. Pag galit ka, or emotionally, ano ka talaga, eh, dapat, take a deep breath, diba? Sabi nga nila, diba, when you're, don't make decisions when your emotions are high. Yes. Diba? Oh. Kasi Kuya Curbs, hindi rin naman bago to. Mainitin din talaga ulo mo nung naglalaro ko pa dati. Oh, dahil may sinuntok ka rin eh. Ha? May sinuntok ka. Naalala ko sa Qatar namin. Exhibition game lang. Ano ako? Ano ka ba? Sa exhibition game? Sa kay Big Bochen. Sinuntok yung mga taga-Qatar. Sabi ko ba? Grabe lang yun. Tinakedown ka ni Coach Shot. Ni Wrestling Shot. Sayang, no? Sabi ka. Hindi, actually, mainitin naman talaga ulo. Ako, naalala ko si Gerwin, si Nico ko rin. Nakaupo na nga lang yan, si Nico mo ba? Tapos ikaw din, di ba? Pag hindi ako makashoot sa'yo. Meron. Ay, nagkakas akin ito si Game. Di ba naman may one day ako yung tagabantay sa'yo? Na first try si Gerwin sa'kin. Sorry, nawala pa yun. Natawa sa mga nangyari dito. Ba't ako binabantayan ito? Alam ba mas malaki dyan? Kailangan mo kasi namin. Di ba double? Double, oo. So, madali mo frustrate. Na-frustrate mo. Sa mga hindi nakakalam kasi, sa basketball kasi, yung emotion mo i-trans din eh. Running sa amin. Tapos ikaw natatawa, no? Sabi ko, it's working. It's getting there. Sabi mo gano'n, no? Kasi sa practice, all out din tayo. Yeah, siyempre. Diba? Hindi, yung pride din. Ayaw mo rin matalo, siyempre. Kahit sa practice lang. Practice nga lang. Yeah, sa mga player, mas mahirap yung practice kesa yung game talaga. Sa mga player, pag hindi ka nakikipag-compete. Yeah. Ako, same. Yeah, that's why I quit. Same. Kaya umayaw ako sa basketball na yung same. Practice na, di ba? Kasi every day. Competitive talaga diba? Practice. Correct me if I'm wrong, ha? Kayong dalawa, kayong tatlo pala. Draco, si Kirby, saka si JJ. Yung practice, if you're not competing, huwag ka na lang maglaro. You're not gonna achieve anything. Kaya mo ino-all out sa practice para pagdating sa game. Madali. Relax na, mas madali na. Ganon din yung mentality nyo. Alam mo,
ako magte-thank you ako kala ano kala Maki Escalona, kay Paolo Hubalde, John Wilson. John Wilson. Hindi, hindi, hindi ako binabantayan niya. Mga may mga point guard talagang si Rob Labagala. I think sinabihin ano ni coach na pahirapan ako kasi every day talagang grabe yung pressure sa akin ng mga yun, talagang chinachallenge nila ako. Kaya pagdating sa game, bro, sobrang dali lang. Kasi iba yung talaga, eh. Yung sa practice, iba yung sa game. Eh. Correct. 'Di ba? Pag sa game, yung mga nagbabantay sa iyo, hindi ka masyadong ipipressure kasi mapapagod sila. Ayaw nilang lumabas. Correct, correct. 'Di ba? Sa practice pwede. Diba? Saka sa practice, alam ng teammates mo yung gagawin mo. Exactly. So the more na magiging creative ka. Yes, diba? Yes. So, kaya even like when in practice, 'di ba, misam eh. Nagsusuntukan kami ni Mark. We almost got into it. Rudy and Billy and Ronald Tubid. Halos every day meron ano. Pero sa amin, gusto namin yung kasi intense yung practice. Yeah. Kaya all those years, I think that's the reason why we won championships. Si Adukol, saka yung import natin dati. Naalala mo yun, nung bulan pa doon sa lalag-lalag ng ano, fill oil, naalala mo yun? Oo. Oh. Nandun na ako nun. Next question. Ay. Sorry. Ano mo ito? Ay, siyempre, if you have a favorite teammate, who's your least favorite teammate? Meron din tayo yan, Kuya Kirk. Least, yung pinaka... Ay, baka mahiya ka lang sabihin. Ayaw mong ano, ayaw mong... Kasama, ayaw mo kakampi. Hindi ka naman galit sa kanya. Ayaw mo yung work ethic niya. Tama sa practice. Laging absent or something. Tinanong niyo na ako last time niyan eh. Meron ba ako nabanggit? Meron. Kalimutan ko. So mag-ship ka na lang ulit. Hindi, meron ka bang hindi ka galit sa kanya. Ayaw mo lang siya as a teammate. Parang kasi relax lang siya. Baka eh, hindi ako nag-excel dahil kasama. Mahirap sagutin to eh. Pero may mga sumasagot pa yung sumagot sa atin, diba? Marami na sumagot. Hindi alam ko sino 'tong ni Carby. Nakalimutan ka lang. Pero anyway, ayoko pangalanan. Basta ayoko yung teammate na ano, ayoko yung initial na lang, initial. Ayoko yung teammate na pag natatali yung team, nagaganoon. Alam mo 'yun. Tapos nagugroupings, yung mga ganoon. Ah, sino 'yan? Wala nang kuda. Initial lang, Kuya Herbs. Wala na, next question. Nice question. Ayaw yung sabihin. Hindi, wala. Sa Inebra, wala naman. Lahat tayo, seryoso tayo sa Inebra. Nung nasa Pure Foods tayo, may mga player na gano'n eh, gumagano'n. Ah, alam ko na kung sino yan. Alam ko na. Yung ano? Wala. Okay, next question, James. Wala. Okay. Nung time na naglalaro ka pa, ano yung routine mo bago mag-start yung game? Pagdating mo sa Arneta, ano yung routine mo? Bago, meron ko bang superstitious? Meron ko bang... Parang nagkakapika. Yeah, ano ba kinakain mo? Ganito na lang, para may matutunan yung mga young players natin. Yan. Pag ang laro, Friday. Diba? Friday. So yung Monday, Tuesday, Wednesday ko, kailangan makaano ako niyan. 1,500 made. A day? Kunyari, ano, Monday, 500 made. Ah, total. Total. Tapos Tuesday, 500 made. Tapos Wednesday, 500 made. Pagdating ng Thursday, ano na ako niyan? Parang rest. Relax na ako niyan. Magre-rest na ako. I'll do my stretching, hot and cold sa cold pool. So, para fresh pagdating sa game. So, more on, ano ako, nag-stack up ako ng mga sa shooting ko. Tapos, nag-workout naman tayo ng MWF. Diba? Uh-huh. So, Monday and Wednesday. So, yun yung ginagawa ko. Kunyari, practice tayo sa umaga. Tapos, after lunch, workout. Tapos, uwi ako ng bahay, matutulog. Tapos, kasi diba sa Mahogany, may court. Eh. Shoot around ka ba? So doon ako nag-shoot around. Ah, doon ako na sa hapon, sa practice. After taking a nap. Mm-hmm. Para at least, fresh ka pa rin after mo mag-ano. Very important yan sa mga young players natin. Hindi nila alam, kala nila, ganun lang tayo na nagbabasketball na tayo, hindi nila alam. Yung mga preparation pa. Yung preparation natin. Eh, one of my principle is preparation is the key to success. Yeah. Eh, diba? So, yun yung ano natin yan. Bango natin yan, why... How about ano ko yung herbs? Pagkain mo. Kasi may mga players kasi, light meal lang, yung iba, sila Bobelga, extra rice pa yun. Mm. So, ikaw, as a Kirby Raymundo, ano yung kinakain mo? Heavy meal ba? O light lang? Or sandwich sa lang pang ba? Game time na? Si Tina yung ano eh, nagpe-prepare na. Kumbaga parang meron ng list ng food na gusto ko pagka game.
ang ginagawa ko para hindi ako nagugutom sa laro, nag-heavy ako. Steak, hindi ako pasta eh. More on steak. Pero hindi yung mga ano ah, hindi yung mga fatty na ribeye, more on tenderloin. So, para pagdating mo sa game, hindi mo feel na nagugutom ka. May follow-up pa ako, Jay, before ka mag-move sa next question. Oh. Kasi preparation eh. Dito rin papalo to eh. Curious din ako as a kapwa basketball player mo. Ikaw din. Lahat tayo dito, si Jerwin. Sa mga nanonood, kung may bata po, paki ano yung tenga nila. Dahil parental guidance naman tong question na to. Iba-iba kasi answer. Okay. So yung sa'yo, most likely, iba sa iba. Okay. Iba ka siguro sa akin, iba kay JJ. Sex before game o after na? Or during? During? Sagot nito, halftime, halftime. Tatabo ko sa CR. Ang sagot na yun sa kanya, halftime. Tatabo ko sa CR, meron. So, Kuya Carlos. Grabe naman yun. Grabe. Kasi may mga player, ayaw makipag-sex, nangihina daw sila. Meron naman nagsasabi, sex muna kasi pampalakas ko yun. So, asan ka dun? Doon ako sa before the game. Kasi, marirelax ka eh. Diba? Relax yung isip mo, relax yung katawan mo, maglulusen up yung katawan mo. Pero, syempre, ako naman, nagawa ko na yung to-do list ko eh. Yung sinasabi ko sa inyo na 3 days before, I worked so hard eh. Thursday, relax na ako niyan. Actually, ginagawa ko nga sa Thursday, nilalabas kami yung family ko eh. Parang after practice, family time na maglalabas kami, movie, games, dinner, ganyan, ganyan. Para yung Friday mo, the whole day, relax na lang tayo. Sa'yo na yan. Oo. Bonding na. Dito ko na rin itatanong yung ano. May follow-up ka pa? May follow-up pa yun. Dahil parang isang parental guidance na lang. Lights on, lights off. Lights on, syempre. Bakit lights off? Eh, iba-iba eh. Ah, iba-iba. Okay. May ibang lights off. Sige, next question, Jay. Next question, Jay. Jay, next question. Okay, mga ka. Pwede nyo na po ibalik yung mga anak nyo, mga ka-amazing. Mga bata. Anong naging favorite team mo sa buong career mo? Siyempre, Pure Foods. Kasi dyan na tayo nag-grow eh. Ang daming ano yan. Ang daming ups and downs. Tapos nanalo kayo. So pag ako sumagot ng Pure Foods, tatanggalin mo ako sa Ginebra? Taklo. Eh, Ginebra din naman to. Pag ako sumasagot. Tapos isusumbong niya ako sa mga fans ng Ginebra. Tatabihin niya, ay! Si Rico, hindi talaga siya Kings. Pag si Kirby. pero siyempre yung Ginebra naman. Iba yun. Iba yun. Talagang kahit sa practice talaga. Grabe yung support. Grabe yung tao. Oo. Grabe yung pupuhan. Pati ano, tune-up game. Na-amaze ako dun eh. Daming nanonood. Tune-up game lang, no? Iba yung Ginebra. So, shout out to ano to all the fans of Ginebra. Yes. And Pure Foods. And naniniwala ka naman kasi sa akin pag sinabi ko na 70% ng fans ng PBA ay sa Ginebra. 30% hati-hati na silang lahat. Hindi naman, grabe ka na. Paano yung Pure Foods? Daming fans yung Pure Foods is 20. More. Siguro na nandun pa yung time nila, ano, James Shop, Pingris. Anong panahon natin, halos talaga. Oh, ano. Actually, marami rin yung Pure Foods. Correct. Siguro bawasan ko yung Ginebra. Ibaba ko, dahil 50% Ginebra. Yeah. 30% Pure Foods. 20% hati-hati na sila. Bash ka naman ng mga San Miguel. Yung sabi, San Miguel, ano na lang, 10%. Hati-hati na sa experience ko to eh. Naging San Miguel player ako, naging Ginebra ako, naging Pure Foods ako. Walang ano yung opinion ko, walang score. Opinion mo yan. Okay, sige. Ako nakakaalam eh. Okay. Sino nakakapuno ng Araneta? Naks. Manila Classico. Sino yung Manila Classico? Pure Foods. Ginebra. Never naging ano yan, no? Naglaban sa finals, no? Oo, oh, nung time ko din. Hindi nagkakataon. Dapat ang... Man. Laging play, laging semis. Manila Classic. Kung nag-finals ang ano, Ginebra Pure Foods. Wala kahit nung time niya, James Shop, sila Kirby. Wala, hindi rin talaga. Anong next question? Mr. Lamberto? Ito. Who was the... For you, who was the toughest person you had to guard? Yeah, retired na siya eh. Magandang question yan. Si ano, Dennis Pino. Ooh, footwork, man, no? Grabe footwork. Grabe footwork ni Dennis. Asa ang era yan? 2000s.
Parang may... Jun Limpot, maganda Limpot. Ano niya, hindi niya nga. Ang idol ko rin yun eh. Grabe si Jun. Ganda yung photo si Jun Limpot. Limpot eh. Big Dennis Pino Bino kasi, tinalo kami sa championship, di namin siya na-stop. Ah, ganun. Inside, outside eh. No? Tapos, with the help of... With the help of Kelly, Joseph, Marlo ba nandun? Sino pa yung mga Ryan Reyes. Sila? Ryan Reyes. Nabutan ko si Dennis Espino. Patapos na yung career niya. May naalala akong moment. Sinigo ka. Tinira ka. Nasyutan ko. Uy. Uy. Ngayon, naalala mo, eh. Bumalik. Habang pabalik, sabi ko, subukan mo ulit. Sabot ko ulit. E di, sabi ko, bakit tinatakot ako nito? E di, syempre, sige, may yabang-yabang ka pa nun kasi atleti ka pa, di ba, mabilis ka. Drive ako ngayon. Tinaga akong ganyan. Tapos, ano, bagsa ako, pritro ako. Ano nangyari sa akin? Pangatlo, binalik ko nila, pinasa ko. Pinasa ko nila. Eh, masakit eh. Tama ba? Yun yung sinasabi ko sa'yo dati. Iba. Natanda ako si Mark. Ganyan din. Si Espino din ata. Si Mark, di ba? Mahilig mag... Mark Kagiwa. Oo, mahilig mag-penetrate, floater, paint. Tapos, one time, oh. Nag-drive siya, oh. Floater. Pinarati siya mukha. Diretso siya sa bench. Hindi na... Bitch. Oh, putok. Pag tama, diretso na. Wala nang... Hindi na siya bumuha sa dito. Stitch siya dito. Shout out to Mark. Miss you. Kaya talagang yung Dennis Espino, well-known sa lahat talaga ng mga naging nakasabay niya. Kasi tinitira niya talaga eh. Sinasadya niya eh. Para hindi na umulit. Next. Gax, pwede magtanong? So, yung question is, ilan yung naging championship mo sa, siguro sa karir mo? Sa PBA. Or sa ano? Pabuntang PBA. Dalawa sa college, apat sa PBA. Letran. Oo, Letran, dalawa. Yung apat mo sa PBA, pure foods lahat yun? No, Red Bull. Against San Miguel. Tapos, Sinong coach mo nung Red Bull? Yung siyempre. Siyang pinakabatang ano nun. Eh, Red Bull, natalo yung San Miguel. Ang lakas ang San Miguel nun, ha? Yun nga yung sinasabi ko sa'yo, balance pa yung team before. Kasi even Red Bull, ano si ano, champion. Si Devon, nandun pa. Mick. Ang lakas din nila. The Bone Harp. Mick Pinisi. Pero, bro, nung goal natin nung 2000, sa talo ng San Miguel, eh. Diba? Ang lakas ang San Miguel nung time na yun. Actually, sila nga, San Miguel nga uli ngayon. Ngayong era na to, San Miguel. Because of Junmar, of course. Dominating talaga si Junmar. Diba? Hey? Parang mas marami championship ng Ginebra itong... Di? Sure ka ba? San Miguel? Nung nag-champion kami sa San Miguel nung 2015, wala, isa pa lang yung champion ni Chris Ross. Yun yung una niya. So ilan ang championship ni Junmar? Si Chris Ross may 10 na. Lahat yun kay Junmar. So out of 2015 hanggang ngayon, 10 na si Chris Ross. So 10 na yung champion. Hindi naman umalis si Chris Ross na San Miguel. So 10 na yung championship nila. Dami pala, no? Damn, from 2015 to 2024? Halos one championship a year sila, no? A year. Oh. Tapos si Junmar ang nag-MVP. Grabe. Nakat lang ni, ng 5 times straight, nakat ni Scottie Thompson, na si Junmar ulit. Dang. Kaya dominating ulit yung San Miguel, kagaya nung era before. Diba? Nice, nice. Ano pa, Gax, sa question? Okay, next question. Sino ang GOAT mo sa PBA and sa NBA? PBA muna. PBA si ano, Alvin Patrimonio. Oo, okay, parehas kami. The Captain Lion Heart. May kasiyan ano kasi no. Paano yan? Kada picture ni Boss Cap. Si Cap kasi yung ano eh, yung he always ano gather us after practice or once a week. Tapos ni-invite na yung si ano, Pastor Joseph. Share the word. Eh, noong time na yun, naliligaw pa ako noon eh. Tapos dumating sa point na my wife left me siguro mga 1 week. So, takbo ako sa kanya, kay Cap. So, mag-advise.
He taught me how to be humble, man up, yung mga mali mo. Kailangan, ano ka dyan, be responsible sa mga mali mo, di ba? So, syempre, malaking bagay yun na ginagather niya kami. Kahit na tumatakas ako minsan. Kaya gumagano siya sa kabilang parking eh. Saan punta? Lalagay lang yung shoes sa eh, captain ball eh. So, balik. Bible study. Diba? Greatest of all time is Alvin Patrimonio. Sa NBA. NBA? Eh, siyempre naman, bias tayo. Malamang ano rin to. Jordan yun. Jordan, to, eh. Jordan talaga, Jordan. Jordan ka? Jordan ako? Gaya-gaya ah, lang kasi! Ano? Natanggal? Nag-iba na naman! Nag-copy ka! Nag-iba na naman! Pakadaya talaga dito! Jordan naman talaga ako! Gusto ko sa'yo! Jordan naman! Nag-a-adapt ka eh! Pag nag-a-adapt ka, Jordan na rin ka! Pag nag-a-adapt Jordan! Palahan LeBron, LeBron! Babe, dumating kasi sa point na sabi ko sa kanila nung nagde-debate kami. Si LeBron, iko-considered ko siyang greatest of all time. Dahil, kasama yung outside basketball. As a person din. Dahil naniniwala ako na mas magaling mag-handle ng family and ng ano si LeBron kaysa kay Jordan. After basketball. Not sa financial side, sa family. Kasi alam naman natin, family is the most important thing in the world. Do you agree? Do you agree? Second, yeah. Second to God, of course. God is the most important thing in the world. Second is family. Third, kung career man o whatever you want. Basta, second yung family. Asan si LeBron, saka si Jordan? Pag family na pag-uusapan. Sige nga, pakisagot. Saka lang natin pag-uusapan. Bakit hindi ko i-greatest of all time si LeBron? So LeBron ka nga. Jordan. It makes no sense. Nag-argument ka pa kay LeBron. Pero greatest mo si Jordan. Sa basketball. Tapos sinayang middle na lang. To clarify basketball. Sa basketball side, sa family side. O kabuuan. Sa kabuuan si LeBron. Sa kabuuan. Si Jordan. Kabubuuan naman yun. Hindi. Parang walang gulo, dalawa sila. Okay. Fair. Dahil lang sa family side. Dahil, pag ako kasi ang pumili ng greatest of all time, isasama ko yung family side. Kaya ka nga nagbabasketball, para kanino? Para kanino ka nagbabasketball? Eka, Kuya Curbs, kanino ka nagbabasketball? Para kanino ka nagbabasketball? Bakit ka nagbasketball? Para sa pamilya mo. Okay. Hindi sasama mo ngayon sa greatest of all time yung family mo. Okay, next question. Okay, that's your opinion. So. Can you respect my opinion? Yeah, LeBron sa Jordan. Nag-iiba lang. So, ito na ang next question. Worst experience mo as a pro? Pag nagpabaya ka sa katawan. Injuries. Lalo na after championship. Isa, feeling mo. Magaling ka na. So, there was a time na yung mga small things na dapat mong ginagawa. Oh, sa mga young players, your core strength is the most important. It will protect you from your knee injury, ankle sprain, halos lahat naman. Kaya pala si Rico, lagi nagko-core, nakikita ko ah. Kuya Curbs, ilang years ka naglaro sa PBA? 13. Hindi yan yung goal mo. Kasi kaya ka nag-retire dahil sa injury, alam ko yan. Kasi magka-teammate tayo noon. Alam ko yung history mo, alam ko yung pinagdadaanan mo. Dahil minsan nag-open up ka rin sa akin sa injury mo dahil pinapatawag tayo ni Boss Ramon natin, naalala mo. Pinapatawag tayo yung hilot natin. So, of course, alam ko, nagpa-stop sa'yo, injury. Ilang years mo pa dapat gusto maglaro? Kasi ako may personal goal ako. Ano yung goal mo kung hindi 13 years? Ilang years pa sa akin? Hindi naman injury nagpa-stop sa akin eh. Sino? Yung business. Kasi di ba nagkaroon ako ng opportunity, babalik na sana ako nun eh. Ah, oo nga, nag-rehab ka. Pwede pa ako 2 years eh. Pwede pa ako 2 years, may green light na ako. Kaya lang, ang nangyari kasi noon, syempre may mga contractor na hindi maayos kausap. Maluloko ka. Which is, I'm one of the big team na nalamangan ka ng contractor.
So you need to focus on your ano, what you're doing. So hanggang sa tumagal na tumagal yung proseso ng pagtayo ng farm, hanggang sa babalik pa ba, hindi na, babalik pa ba, hindi na. Oh. So, hindi ko lang yun. Siyempre, hindi ko na lang sinasagot yung mga social media, ginagawa nilang content, ginagawa nilang ano, ganyan-ganyan. Pero meron din talaga, ang totoo rin talaga, na wala rin yung passion natin to go to practice. Oh. Pero yung laro, imposibleng mawala yun. Yung sa talaga game, yung game ano time. Na, ano, eh, pag medyo nagkakaedad ka na, yung everyday practice. Diba? Yung mahirap. Yung talaga yung ano, mahirap. Pagka ganito kasi ang gising mo. Mga missing, iyari ako na lang ha. Paano yung pag-i-check? Pag-gising mo, aray ko. Pa-practice ka ba? Ay, ano ba? Shit. Practice pero kama, ganun. Pero pagka-practice, yung mga bago, patagilid. Hindi na diretso. Yung mga bago. No, bata rookie. Okay, let's go. Pag bago ka, pagising mo. Okay. Excited ka. Sarap mag-practice. Pagpunta na ako practice, excited. Mababaan ang hagdan. Mababaan ang hagdan. Excited ako makita yung mga teammate ko. Oosh. Ngayon, pag gising, tapos mababa pa ng hagdan. Ano yung bago? Pa isa-isa.